Ikapito ng Hulyo, Martes, 14th na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May nagdala kay Jesus ng isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. Nang mapalayas niya ang demonyo, nakapagsalita ang pipi, kaya namangha ang mga tao at kanilang sinabi, "Wala pang nangyaring ganito sa Israel." Ngunit sinabi naman ng mga Pariseo, "Nagpapalayas siya ng demonyo sa tulong ng pinuno ng demonyo." At nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, idalangin niyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Ang gawain ng pagpapalago ng kaharian ng Diyos ay hindi lang gawain ng tao sapagkat laging may limitasyon sa magagawa ng tao. Ang tagumpay ng gawaing ito ay nakasalalay din sa tulong na ibinibigay ng Diyos sa tao. Katulad nga ng malimit nating sinasabi, kung wala ang Diyos, wala din tayong magagawa. Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Hindi mauubos ang gawain ng Diyos, subalit may hangganan sa magagawa ng tao para sa Diyos. Kaya nga, higit nating kakailanganin ang tulong ng Diyos para sa mga bagay na nais nating gawin para sa Kanya. Dito pumapasok ang kahalagahan ng paglapit natin ng Diyos sa panalangin upang hingin ang tulong at biyayang Siya lamang ang makapagbibigay upang maging matagumpay tayo sa ating gawain para sa Diyos. Pagsasagawa. Minsan ko na rin narinig na sinabi, 7 days without prayer makes 1 week. A day without prayer is a day without power. Sa anumang bagay na ginagawa natin para sa Diyos, huwag sana nating makalimutang maglaan ng oras sa panalangin upang hingin ang tulong niya. Thank you.